dahil agresibo yung mga kapatid natin na iglesia ni Kristo, nakita nila, ba, paring ito? Subukan natin na hahamunin natin ito. At akala nila, matatakot ako, ay nasasaktan ako. Dahil ako'y pare, ang dami, libo-libo nang lumipat sa ibang sekta. Okay lang yung nilipatan ay totoo. Pero tatag na ng tao, pasensya na po. Nilalaman ka ba sa aming national debater? Dahil dadali namin dito sa parokya mo, ang national debater namin. Nakatras ka o aayaw? Kung totoo lang ang ano, burn again, lilipat ako ngayon, brother Adrian. Isasama kita, brother Adrian, huwag ka na dyan sa katolik ko. Hindi ang tatag ni Kristo. Handang-handa ko, itong istula ko, itong perikal ko, hindi na kung susuot ito, maging pastor na ako. Kung totoo ang saksi ni Jehovah, kung totoo, isa lang simbahan na totoo, tatag ni Kristo, Iglesia Katolika lang. The rest, libo-libo, mga 50,000 na Brother Adrian, na mga Christian denominations, lahat yan ay tatag ng tao, pasensya na po. Patunayan nyo na si Felix Manalo nakatanggap ng duplicate sa susi. Kahit duplicate, wala. Ano na po itong iglesia ito? Duplicate, wala. Bilin nyo nang pinaduplicate ni Kristo yung susi niya. Hanggang ngayon, hindi ko makasa. Yan ang topic natin. Gusto nyo may second round. Walang apostol na inilibing sa Protestante na simbahan. Wala. May Muslim nga, pupunta dito sa atin, bro. Hindi ko na pinupost dahil sabi niya, Father, huwag niyo nang i-post yung picture natin dahil delikado ako, Father. Tingnan mo, Father. May dala ako. Ano yung dala mo? Ha? Rosario, ha? Oh, Father, nagro-rosario na ako. Anong plano mo? Father, gusto ko nang nilipat sa Iglesia Katolika. At wow. Lumipat talaga siya mga 2 years ago na Brother Adrian. Lumipat siya. Ngayon si FD, sabi, tumatawag sa akin, Brother. May nag-uusap ng mga pastor dito. Ikaw ang topic. Hindi doon yung successful yung mission nila dito sa Bohol. Dahil marami nag-market preaching. Si Brother Ine Soriano. Nung gusto ko na harapan na kami, pinuputol yung ano namin. Then sabi niya, at hanggang ngayon, namatay na lang si Brother Eli, ay hindi pa siya nakaharap sa atin dahil mga false vision, bro. Mga false mga apparition. Mga false mystic na nasa loob ng simbahan. Mga false gifts. Sabi ng demonyo sa katawan, wak, 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 wak. Alam mo ba yung wak, wak? Bisaya. Yes, yes. Remove that thing in his hand, Darwin, because you are ruining his body. Remove that thing. The cross. Nangriya. Kapag ipanghipo niya sa ulo, babagsak sila. At parang ano yung power niya? Parang si San Goku. Yung in-exercise natin, Brother Adrian, kompleto yung 7 kasalanan, 7 capital sins. At the 7 capital sins, may demonyo sa likod doon, ni-recite na lahat. May isang babae, Brother Adrian, umupunta sa akin. Bakit? Si Mama Mary ay nagpakita sa akin. Banal na banal pa, pumupunta sa office, Brother Adrian. At ano naman sabi ni Mama Mary? Makinig ako. Bigla lang sumigaw, brother. Ako ang reyna! Nagulat nga ako eh. Hindi ako natakot. Nagulat ako dahil bigla lang sumigaw. Ako! Ako ang reyna! Sa kabundukan! Meron tayong magandang balita, brother. At yan, marami ng mga albularyong nakikinig sa atin. So, pinunasan siya ng holy exercise oil sa likod, nag-react. Hinit. Pinainom siya na wala sa kanyang sarili. Binividyohan ng kanyang family member ang pangyayari.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. And blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So without further ado, let's all welcome Reverend Father Darwin Gitgano. Ayan. Magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali sa lahat na laging sumusubaybay sa ating channel dito with Brother Adrian. Ang dami ng na-interview, ang dami ng natutunan natin sa channel ni Brother Adrian. At patuloy kayo dahil hindi kayo magsisisi. At matanggap natin yung ano, gift of the Holy Spirit, the gift Amen. Of knowledge and wisdom. So maraming salamat po Padre, despite ng kabisihan mo, 'di ba? Nasa ano ka ngayon, 'di ba? Conference ng mga exorcist diyan sa Cebu, pero nandito ka at nagpaulak pa rin ng interview at binabati ulit kita ng maligayang karawan kahapon. I'm salamat sure na sobrang blessed na blessed ka at ang dami mong natanggap na regalo at pagmamahal sa nagmamahal at sumusubaybay sa iyo. So maraming salamat po, Pads. Maraming salamat sa greetings, Brother Adrian. Ayan, so excited na tayo sa ating usapan ngayon. Oo, sobra. Tatanong ko sa iyo ngayon, ano yung paano ba nagsimula yung naging journey mo bilang isang pare at exorcist priest at isang kilalang magaling na Catholic debater ngayon? Una, nagsimula ako sa bukasyon ko dahil sa ibang sekta. At dahil din sa ibang sekta, naging CFD ako. So, napasalamat ako sa ibang sekta dahil kung wala kayo, wala akong alam. Na-inspired ako dahil sa ibang sekta. So, sinasabi ko sa mga CFD, dapat tayo magpasalamat kung may mga pastor. Dahil kung wala sila, hindi tayo maingganyo sa pag-study ng ating dalisay na aral. At din dahil din doon naging CFD tayo at sa CFD, Catholic Faith Defenders na organization, doon din na simula yung desire ko na papasok sa seminary. At sa pagkapari ko, hindi pa ako naging pari, diakono pa ako, deacon, may nadalang poses doon. At yun ang starting point na bumibili ako ng mga aklat kay Father Sikea, Father Gabriel Amort. Yun ang simula, bro. Ano yan? Sa lahat. Yung pag-involve mo sa mga dialogue and debate po, Pads, paano nagsimula yan? Una, sa hindi pa ako nakapasok sa seminaryo. Doon kami sa plaza. Parang gutom na gutom. Laging naghahanap ng sinong ka-debate natin. Oh. Kahit yung mga malalaman namin na may mga nagtitipon doon ng mga pastor na namigay ng mga bigas. Pupunta ka namin. Dinibatihin talaga namin. Galit na galit yung pastor. May tanong kami, pastor. Then yung mag-market evangelizers ng mga bangsekta. Pupuntahan namin. At tatanungin. At alam nyo, yung mga kapatid natin, matatakot kapag tanungin. So iba sa atin, yung market preaching natin, meron tayong market preaching, may open forum. Dahil dala natin yung katotohanan at lalong maging matatag yung presentation natin, evangelization natin, kung may magtanong. Diba? Yung sa kanila is bawal yung magtanong. At ngayon,
nagsimula yung market preaching natin. Dumami na yung mga kabataan, mga binatilyo, mga dalaga na nag-attend sa ating Bible, mga Bible regular Bible study natin, mga mata, mga binatilyo na yung noong una ay mga matatanda. Pero ngayon dahil sa market preaching natin, dumami yung naingganyo. At doon nagsimula, bro, yung ano, na dahil agresibo yung mga kapatid natin na iglesia ni Kristo, nakita nila, yung ba, paring ito, subukan natin, na hahamunin natin ito. At akala nila, matatakot ako. Kung uhaw sila, mas uhaw ako. Confident sila, dubli yung confident ko. Na ibahagi ko yung katotohanan sa ating pananampalataya. Dahil ako po ay nasaktan, bro, na makikita ko na libo-libo po ang umalis sa Iglesia Katolika. Bakit pa sila umalis? Dahil inosente. At sabi ni Prophet Ezekiel, sa Ezekiel 35-34, sabi niya, naaawa ako sa aking bayan dahil walang tagabantay sa kanila. I will go there and I will take care of my sheep. Gusto kong pupunta ako sa kanila dahil wala silang tagabantay. So ngayon ay nasasaktan ako dahil ako'y pare. Ang dami, libo-libo nang lumipat sa ibang sekta. Okay lang yung nilipatan ay totoo. Pero tatag na ng tao. Pasensya na po. Sa mga iglesia na tatag ng tao, balik na kayo sa iglesia na tatag ni Kristo. Dahil sinasabi ko dun sa market preaching, ang daming mga kapatid natin na mga pastor, sabi na mali ang Iglesia Katolika. Libo-libo yung mga pastor nagsasabi, dating daan, lalong-lalo na itong iglesia ni Kristo, ministro ni Felix Manalo. Grabe! Kung nagkamali man ang iglesia ni Kristo, natatag ni Kristo, lalo na yung sekta ninyo, natatag lang ng tao. Kung ina-accuse ninyo na mali ang Iglesia Katolika, despite natatag ito kay Kristo, just imagine insulto kay Kristo. Ang ka-Felix Manalo ay nagpatuloy. Ang doktrina nila, si Kristo ay, yung tatag ni Kristo ay nawala. Dahil sa apostasy theory nila. Nawala yung ka-Kristo na iglesia, kaya itinayo. Na-Felix Manalo, naputol. Imagine, ka-Felix Manalo ang nagpatuloy. Ka-Kristo hindi. si Felix Manalo, anghel. Si Kristo, tao lang. Alkansi si Kristo. The more maging iglesia ni Kristo tayo, the more alkansi tayo. Yung pasugo nila, picture lang ni Felix Manalo. Walang Kristo. Wala talaga. Iglesia ni Kristo kayo, pero wala ka yung picture ni Felix ni Kristo. Ang nakalagay sa kailang pasugo, mukha ni Felix Manalo. Mukha ni Ranyo Manalo. Walang mukha ni Kristo. Bakit wala kayong mukha ni Kristo? Kaya nga may ano tayo, Brother Adrian, meron tayong mga imahin, sa images sa mga santo, sa mga apostol. Sa Diyos Ama, may imahin tayo. Sa Diyos Espiritu Santo, may symbolic representation tayo sa kanila. Bakit? We are a family. We are part of the family of God. Sa pamilya mo, Brother Adrian, nandyan yung asawa mo. May picture ka sa asawa mo. May picture ka sa anak mo. Then you are one family. You're part of the family. Correct. Tinatanong ako, bakit may larawan kayo? We are part of the family of God. Sino ba yung mga nasa mga apostol, 12 apostles? Yung family ni Kristo, si Santa Maria, si San Jose, nandyan sa atin. Sa inyo wala. Bakit wala kayong picture? Hindi ba kayo family? Part of the family of God? Yan. Ganda nun, so, ha? Yun nagsimula, bro, na agresibo yung mga ministro. Nabihan pa ko, lalaban ka ba sa aming national debater? Dahil dadali namin dito sa parokya mo, yung national debater namin. Atras ka o ayaw? Sabi ko, hindi ako aatras kahit isang
kaya isang step, kapatid. Confident kayo. Natatag lang kayo kay Felix Manalo. Lalong-lalo na ako. Yung confidence ko ay doble sa confidence ng national debater mo. Kahit pa dadalhin ninyo yung founder ninyo sa harapan ko, hindi wow. ako hindi ako atras. Isang ano, isang step, kapatid. Nangyari talaga. Ang hindi nila inaasahan dahil sa tingin nila, bro, tingnan mo yung ano ko, parang sakristan. Dahil doon, ina-understimate nila ako. Ina-understimate nila ako. At parang si David at si Goliath. Si Goliath ay ina-understimate niya si David. Tama. Yan din ang naka talo ni Goliath. Ganun din, nasa atin ang katotohanan. Huwag kayong matakot, mga pare. Nakikinig ngayon. Huwag kayong matakot. Humaharap sa mga bulaang, mga propeta ngayon. Bulaang Kristo ngayon. Huwag kayong matakot. Sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, kung hindi mo kayang tindigan yung doktrina ko, yung aral ko, ikahihiya nyo yung aral ko, ikahihiya ko rin kayo sa pagrating ko kasama ng Ama, kasama ng mga anghel. So, hindi dapat natin ikahiya yung aral ni Kristo. Mm. At last namin na market preaching, bro, may pastor na nagalit sa akin. Bakit daw? Galit na galit. Dahil sabi niya, pumirma ka ng ano, agreement sa ecumenism. Bakit tinitira niyo kami? Bakit sinasabi mo na maniho daw namin yung mga inosenteng tao doon. Nagbimisyon kami. Nainatamaan siya, namigay ng bigas. Namigay ng mga sardinas. Sabi ko, kunin niyo yung, tanggapin niyo yung sardinas, bigas, scholarship program, tanggapin mo. Hindi masama yon. Huwag niyo lang tanggapin yung simbahan nila na tatag lang ng tao. Galit na galit siya. Dahil yung simbahan niya ay tatag lang ng tao, di ba? Kung humble lang tayo, edi, kung totoo lang ang ano, burn again, lilipat ako ngayon, Brother Adrian. Isasama kita, Brother Adrian. Huwag ka na dyan sa Katoliko. Hindi ang tatag ni Kristo. Dito tayo sa born again. Kung ang saksi ni Jehovah, Brother Adrian, ang totoo, lipat tayo. Sama mo yung buong pamilya mo. Yung buong angkan mo, kung totoo, handang-handa ko, itong istula ko, itong terikal ko, hindi na kung susuot nito, maging pastor na ako. Kung totoo ang saksi ni Jehovah, kung totoo, hindi naman ito personal, maraming magagalit sa atin, dahil sabi natin ang totoo. Isa lang ang simbahan na totoo, natatag ni Kristo, Iglesia Katolika lang. The rest, libo-libo, mga 50,000 na Brother Adrian, ng mga Christian denominations. Lahat yan, naitatag ng tao. Pasensya na po. At dahil, alam mo Brother Adrian, sinasabi natin straight to the point, walang pasikot-sikot. Nung isang gabi, Brother Adrian, mayroong isang Protestante lumapit sa atin, marami siyang tanong at nasagot, sabi niya, babalik na ako sa Katoliko, Father. Wow! Ganda, bago ako pumupunta dito sa Cebu, mag-attend ng conference natin, merong parokyano natin, more than 10 years ang buong pamilya, Protestante. At dahil lagi tayong nagsasabi, straight to the point, piki yung iglesia ninyo. Isa lang ang totoo, ang Iglesia Katolika. And then, buong pamilya. Sa pagbalik ko doon, mag-profess na yung buong pamilya. Dahil dapat natin, yakapin natin ang buong katotohanan, hindi lang partial truth, but the whole truth. Yan ang makapagbigay natin ng tunay na kapayapaan, tunay na kalayaan. Na kahit maraming magalit sa atin, okay lang yun. Si Kristo hindi naman pumupunta dito sa mundo upang magbigay kapayapaan sa hindi wastong aral. Ang dala ni Kristo ay espada. Sabi niya,
hindi ako nagdadalang kapayapaan sa mga tao na hindi nag-promote ng katotohanan. Mm. Ang dala niya ay espada, pagkawatak-watak. Dahil kapag sasabihin mo yung katotohanan, ay maraming masasaktan. The truth hurts, but it doesn't harm. Ang katotohanan wow. ay masakit, pero hindi yan makapahamak sa atin. Tama. It hurts, but it doesn't harm. Okay at lang. Yung, dahil dyan sa debate mo na yan sa kilalang debater ng INC. Karamil pa ba? Di Karamil. PhD na na yun. PhD na. History pa. History. Congratulations pala. Brother Romel. Second round natin, kailan? Well, yung ministro nila, gustong mag-second round. Sabi ko, oh, second round tayo. Sino yung... bahala na sila. Sinong ipaharap nila sa akin. Pero hindi naman, hindi naman kumasa. Dahil, sabi nyo, wala na tayong paggamit, wala na tayong, hindi na tayo gagamit ng history. Biblia lang. Dahil kayo ang gawa ng topic natin nung una nating round, first round natin. Kayo ang gumagawa ng topic natin. Ngayon, ako na ang champion ngayon. So, kayo na ang challenger. Second round natin, ako na din ang gagawa ng topic. Yan ang topic natin. Sabi ko. Topic natin, patunayan ko na unang nakatanggap ng susi sa kaharian ng Diyos, si Pedro. Dahil siya ang una na pangulo sa tunay na iglesia. Yan, patunayan ko yan. Litra po litra. Na si Pedro ang unang nakatanggap ng susi sa kapangyarihan sa langit. Dahil siya ang unang leader ng tunay na iglesia. Sa'yo ganyan. So, okay. Pangalawang topic. Litra po litra ha. Bible alone. Yung Bible alone yung gusto ninyo. Ano yung topic sa amin? Yan ang topic ko. So, ang topic nyo, ito. Patunayan nyo, litra po litra, na si Felix Manalo ang unang nakatanggap ng susi sa kapangyarihan galing ni Kristo. Dahil siya ang una na leader, huling sugo sa tunay na iglesia. Okay? Grabe. Sabi niya, wala kaming doktrinan ganyan. Therefore, hindi talaga ito nagtatanggap ng susi. Sige, baguhin na lang natin. Patunayan nyo na si Felix Manalo nakatanggap ng duplicate sa susi. Kahit duplicate, wala. Walang labo itong iglesia ito. Duplicate, wala. Dahil hindi mo nang pinaduplicate ni Kristo yung susi niya. Hanggang ngayon, hindi ko makasa. Yan ang topic natin. Gusto nyo may second round. Mag-decide ng para sa amin. So therefore, wala talagang susing natanggap si Felix Manalo. So butas na butas talaga, no? Kung yun yung gagawin topic. Putol na putol. INC talaga, incomplete. Grabe, tawa ko doon, walang duplicate, no? Hindi nakatanggap ng duplicate. Kahit si Kibuloy, hindi nakatanggap ng duplicate. Yun yung sinabi ni Kristo. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. And I will give you the keys of heaven. Ibibigay ko kayo sa'yo yung susi sa kaharian. Ang ipaghihintulot mo dito sa lupa, tulot ko sa langit. Hindi sinabihan ni Kristo na, bro, i-duplicate mo yung susi mo yan, ha? I-duplicate mo yan, ha? Bigyan mo si Eliseo Soriano at si Kibuloy. Ibigay mo din ni Kibuloy yung isa. At ni Felix Manalo, ha? Kaya hindi kayo magkakang katanggap din sila ng susi. Wala! Hindi na mamasa na pinaduplicate ni Pedro yung Yahweh. Wala talaga. Grabe. At lahat ng mga apostol ay inilibing sa basilika sa Katoliko. Walang
sa paglibing lang panalong-panalo na tayo. Walang apostol na inilibing sa Protestante na simbahan. Wala. Isa lang ang hindi nalibing sa basilika. Alam mo sino? Si Judas Iscariot. Si Judas Iscariot. Oh, syempre nag-ano 'yun. Oh. Siya lang ang hindi nalibing. Baka Protestante po si Judas Iscariot. May hindi nalibing. Na-convert na. Na-convert sa... Ngayon eh, yan ang nag-Protestant Kristo eh. Mm. Hindi nalibing sa basilika. Ngayon, hindi siya nalibing. So, yan ang ano, bro. Dahil lagi tayong nasa merkado, nag-market preaching, meron din tayong sports and evangelization. So, naano na yung ibang pastor dahil na linawan na yung mga Katoliko na nalilito sa pananampalataya noong una. At dahil doon, may Muslim nga pumupunta dito sa atin, bro. Hindi ko na pinupost dahil sabi niya, Father, huwag niyong i-post yung picture natin dahil delikado ako, Father. Yes. Galing siya sa Abu Dhabi, bro, or Dubai. Hindi ko na Abu Dhabi or Dubai. Pumupunta, umuwi siya sa Davao, from Davao siya. Alin sinamahan siya sa kanyang pamilya. Nagpabautismo siya. Doon ka na lang magpabautismo sa Davao, Father. Ikaw na. So, kinakipikayos natin. And then, lumipat siya sa inang simbahan. Lagi siyang nanonood sa punto per punto. Kasama na, lagi yung, lalo-lalo na yung kanyang kasintahan. Dahan-dahan, yung katotohanan na nag-absorb sa kanyang buong buhay. Sabi niya, ikaw na magbautismo sa akin. Okay, wala problema. Isang linggo siya dito sa office natin. Yan ang catechism din. Sacramento baptism. So, ang dami na, bro. Araw-araw, merong lumapit sa atin. 3, 4, 5, 10. Araw-araw din sa office natin dahil napakinggan nila yung katotohanan. Whole morning is catechism. May obispo pa na bumalik. Obispo sa Aglipay. Bumalik. Wow! Yes! Taga-Surigao siya. Sabi niya pa na, iiwan ko ng Aglipay dahil babalik na ako sa Iglesia Katolika. Obispo ka? Oo, Father. Dapat niya, babalik talaga ako dahil obispo ako. Pero ordinaryo na siya. Dahil kahit nandun siya sa iba, kahit Aglipay siya, nakikinig siya sa ating programa rin. Pero nagputol-putol ng reels sa mga video natin, Brother Adrian, nandun makarinig siya sa atin. And then, binaptize mo pa siya kasi di ba parang alam ko Trinitarian na. Nabautismo na siya sa Katoliko, bro. Katoliko Katoliko siya dati. And then profession of faith lang. Then catechism. Lagi naman siya nanonood sa ating programa. So buong pamilya din ng obispong ito ay bumalik sa Iglesia Katolika. Wow, maganda ma-feature niya yan sa program niya. Na-feature talaga natin. Pero noong una, dahil nahiya siya, ang pinakilala niya pare. Sabi niya, Father, sorry. Obispo po ako. Dahil noong una, nahiya siya. Lately, meron, i-search mo bro, yung pare ng Aglipay na bumalik. Yun po ay obispo. Sabi niya, hindi ako ordinaryong pare, Father. Sabi niya sa akin. So, na-interview siya ni Brother John Do. Pero dahil may ano pa siya, may halong ano creative tension within him. So, sabi niya, ako Father ay hindi ordinaryong pare. Okay, basta pare ka. Nung siya mga after a week, sabi niya, totoo Father, obispo po ako. So, sa interview natin, napinglala siya na pare. Pero ang totoo ay obispo siya. Dahil meron pang sabi ko na
wag ka nang babalik. Padre, dahil gusto siya mangumpisal, hindi ako magkabigbigay sa iyo ng confession dahil hindi ka naman katoliko. And then, matagal kami dahil walang open yung mga Monday, walang open, at then wala naman akong schedule. Taas yung conversation namin. At sa, well, nag-usap kami, sabi niya, pabalik ako, Father. Hindi ako ordinary yung pare, Father. Ah, sige, kung gusto mo, Father, pa-interview ako kay Brother Jando. Siya na nag-alok. Sabi ko, huwag kang babalik. Dahil na, completely healed siya. Grabe. Hindi siya makarinig sa kabilang tainga niya. Hindi siya makarinig. Well, nag-uusap kami. Sa, ano, Father, ano? Uulitin mo yung sinasabi mo. Hindi ko, hindi ito makarinig, Father. Mahina talaga. Matapos ng, ano, deliverance lang. Deliverance ko yung, ano niya, tainga niya. Completely healed yung mga boses ng ano sa sasakyan sa ibaba, marinig din niya. Kahit na after sa deliverance, marinig niya, hindi na siya magsasabi ano, malinaw na malinaw na, Father, yung sinasabi mo, Father, babalik na ako sa simbahan. No, hindi yan maganda. Sinabihan ko siya, hindi yan maganda na bumabalik ka dahil pinagaling ka. Kung balik yung sakit mo at pupunta ka naman sa pastor at gagaling ka naman doon, nalilipat ka naman sa pagka-born again. Nalilipat ka naman sa pagka-Christian fellowship. Hindi maganda yon. Dapat convince ka. Hindi dahil napagaling ka. Correct. Ano, Father, convince na ako. Dahil lagi kong sumusubaybay sa'yo. Father, bawa ka naman sa akin. Willing ako magpa-interview, Father. Willing ako magpa-sabi niya. So, dahil doon, naka-confess siya. Binigyan ko ng confession. Then, binigyan ko siya ng katekisan. And then, nangungumpisal siya. Inventing of the sick. And then, sabi niya, buong pamilya, Father. Babalik na kami. Sabi niya, buong pamilya, Father. Dahil ang totoong, Father, ang katoliko lang talaga ang tunay. Totoo yan, sabi niya. Yan ang katotohanan, Father. At dahil na-convince ako, sa Father, kailan ako magpa-interview ni Brian? Kung parang hindi ka na babalik dito. Pwede ngayon. After sabi nga, no, buong hapon, siguro nag-usap kami. Nag-dialogue lang kami. Ngayon, nandun lang si Brother Jando. Sabi niya sa akin, hindi ako dinner yung pare, Father. Sa pagrating niya sa kanilang bahay, Father, ako po ay obis po. Wow. Papanoodin ko nga yung batch. Sige, panoorin mo yun. Pwede mo yun mabigyan ng ma-elaborate yung ang gandang storya niya. Meron ding isa, bro, na isang Bible scholar sa Seventh-day Adventist. Nakausap ko siya. And then, professor din. Si Pastor Camacho yan. Ah, si talaga. Oh, si Camacho. Hindi yan. Uka pa lang lipstick. Hihingi sana na ako. Wala akong lipstick. And then, ano siya ng Bible scholar? Siya ang nag-ano ng buong Pilipinas siya nang dala sa social media. At siya din ay professor sa kanilang seminaryo. At while nag-ano kami, nag-uusap, sabi niya, Father, alam mo, nagtuturo ako sa seminaryo. Tingnan mo, Father, may dala ako. Ano yung dala mo? Ha? Rosaryo, Juan? Oh, Father, nag-rosaryo na ako. Anong plano mo? Father, gusto ko nang nilipat sa Iglesia Katolika. At lumipat talaga siya mga 2 years ago na Brother Adrian. Lumipat siya. Katolikong-katoliko na siya ngayon. Nagpabautismo siya. By birth siya na sa Batista. At kasama na natin siya ngayon. Lagi na siyang nagdidepensa sa aral ng Iglesia Katolika. At sa pamagitan ng mga Catholic blog, ng Catholic articles, napatibay yung kanya pananampalataya sa simbahan. Ang kanyang iniakala na
pagano na simbahan ay yun pala ang tunay na simbahan. At meron din ako nakausap. Ang dami. Meron ko nakausap, bro. Hindi ko na mabilang. Natandaan ko isang babae. Sabi niya sa akin, hinahanap ko si Cristo Father. Kaya nga naging protestante ako. Iba't ibang sekta. Kaya hinahanap ko si Cristo. At hindi na ako katoliko. Ang hinahanap ko, Father, ay iniiwanan ko pala. Amen. Iniiwanan ko ang Iglesia Katolika. Hinahanap ko si Cristo. Ang hinahanap ko, ayun ang iniiwanan ko. Dahil nandun ang Eucharist eh. Wala yan. Praise and worship lang yun ang mga kapatid natin. Kulang yun. Tama. The center of the worship of the first century Christian is not the pulpit. The center is the table of the Lord. The first 1,500 years yan. Yung ginagawa nila. Yes. So, ang dami ng bro sa mga Catholic na mga channel natin, dami ng naliwanagan. Dami na talaga. May mga pastor na eh. Hindi alam ng pastor. Nag-subscribe sila sa multi-cab. Adventist doon. Nag-usap yung mga dalawang pastor. Kumusta yung ano mo? Yung iglesia mo dun sa sa Bohol. Dahil dito sa Bohol, kumusta na yung iglesia mo, mga tao mo dito sa Bohol? Hindi kami makaporma dito sa Bohol, pastor. Bakit? Dito yan si Darwin. Dito yan si Darwin. Yung CFD, sabi, tumatawag sa akin. May nag-uusap ng mga pastor dito. Ikaw ang topic. Hindi yung successful yung mission nila dito sa Bohol. Dahil maraming nag-market preaching. So, inikayat natin yung mga pare, nasuportaan natin yung mga laigo. Nagagawa ng mga market preachings. Ang galing nyo nga dyan. May market preaching kayo. May market preaching tayo. Dahil napuno yung schedule ko sa exorcism, dumami yung mga lumapit sa office natin. So once a month na lang ako mag-market preaching. Pero yung mga kasama na to every week, kasama natin, mga evangelizers, and empower natin to do the market preaching. At dahil sa kanila, yung mga tricycle driver, nakikinig. At dumami na yung bumalik sa simbahan. Grabe. Because of the Eucharist, because of the catechism. Evangelist natin yung mga tao. At kung may ibang sekta na papalit sa amin ng market preaching din, yung mga driver na mga balabal ay magtatanong. Magtatanong kami. Dahil educate na. May talata na sa Biblia yung mga driver sa tricycle. Galing, ha? Every time merong pastor na magtatopic against Mama Mary. Yes. Talata. May talata na sila. Pastor, tanong! Sabi ng pastor. Marami na magtatanong. Yung mga pastor pala ay natatakot. Hindi lahat. Karamihan nila ay takot tanungin. Takot. Kaya ngayon, yung leader sa Himi Rest in Peace, si Brother Eli Soriano, nung gusto ko na harapan na kami, pinuputol yung namin. Then sabi niya, itong inawakan niya yung binaryong Tagapamagitan, Bering Maria Tagapamagitan, itong aklat na ito, basa, nabasa nila, page 53, basa, si Maria ay Diyos ng awa, tingnan nyo, si Maria naging Diyos ng awa, tingnan nyo, kapalasugat ng mga paring ito, nagtuturo ng kamalian, nagtuturo ng hindi wasto, si Maria naging Diyos. Kailan ba sa Biblia itinuro na sa Biblia na si Maria naging Diyos? Nandiyan ba yan? Sa Biblia? Wala kang pari ito. Meron mang pari ngayon.
nakaharap sa akin ng diskusyon. Dahil kahit papa pa ng Roma na handang haharap sa akin. Sino ba ang pare dyan na gustong haharap sa akin? Nahamon niya yung mga pare. Sinasagot ko, Brother Adrian. Sabi ko, Brother Ilin, nandito lang po sa Bohol ang handang haharap sa iyo. Meron ka sa nobinaryo pero hindi mo pinakita ng buong. Nandito sa aking kamay, Brother Ilin. Buong buo po ito dahil amin yan eh. Sabi mo, si Maria ay Diyos na awa. Anong pahina yun? Page 53. Bakit umabot ka ng page 53? Ang nobinaryong ito ay page 18 lang. Pakita ko sa inyo, page 18 lang. O bakit umabot ka ng page 53? Yan ang sagutin mo. Simple lang yung katanungan na yan. Bakit umabot ka ng page 53? Na hanggang page 18 lang ito. Yung sinasabi mo na Diyos ng awa, sino ba ang Diyos ng awa dito? Si Maria ba? Hindi. Ang Diyos ng awa dito ay si Kristo. Siya ang ina ng Diyos ng awa. Ah, pinutol. Ang totoo, Brother Adrian, yun ang totoo talaga na wordings sa binaryong iyon. Pinalitan. Merong ano, Brother Adrian, hindi pinalitan. Merong pagkakamali sa pag-print. So, yung printing press ang nagkamali. Okay. Ang pag-print, ang pag-type, ang nagkamali. So, humingi ng tawad yung printing press. May document tayo, Brother Adrian. Napasensya na po. Nagkamali po kami ng prenta. At yung maling prenta ay itinuro ni Brother Ili. Umaabot na siya page 53. Pero ang wasto talaga doon, si Maria ay ina ng Diyos ng awa. So hinahamon, sabi ko, sa sagot ni Brother Eli, nandito lang sa Bohol, Brother Eli. At hanggang ngayon, namatay na lang si Brother Eli, ay hindi pa siya nakaharap sa atin dahil matibay itong hawak natin, Brother Adrian. Nga 3 times siguro, sabi niya, yung paring niya, ikaw ang paring Bisaya, sabi niya. Oh, yung bagito. Bisaya ito, taga Cebu siguro ni. Kalingot yung Duterte, sabi niya. Susunod na linggo. Ganito. Sa susunod na linggo, itatakol kita. Mag-comment ka sa comment section. At papasukin kita. Ikaw ang itatakol ko. Pare ka, sabi. Sinasagot ko naman, okay, Brother Ili. Harap. Maghihintay ko alas 8. So, nag-live din tayo. Kumpleto yung documentary natin. Nag-live tayo. Para kung gagawa sila ng kwento, may counter tayo. So, nag-comment na ako. Dinidelete yung comment ko. Sabi ni Brother Joe, tingnan nyo, dinidelete. Ang comment ko lang ang dinidelete. At ang tinatakol niya, si Darwin, Charles Darwin, hindi si Father Darwin. Yung tsuri ng unggoy. Ano ba ito si Father Eli? No? Walang palabra di honor. Walang word of honor. Dahil doon, si Brother Gabriel ay naliwanagan. Di Guzmar, bumalik sa simbahan. Okay? Bumalik sa inang simbahan. At ang dami pa. At may parokyano ako na fanatic na fanatic ni Brother Eli. At sabi ng asawa, Father, nung nakita ka at nung na-encounter mo, akala niya si Brother Eli, number one debater, walang inaayawan. So, sa nakasunod siya sa'yo, uy, takot pala siya sa pari. Takot pala siya sa'yo. Very logical yung ano mo. Logical naman si Brother Eli, pero nung nakaharap mo na, ay illogical na. Nagmumura na. At huminim na. No? Oh. Pinipersonal na ako. Hindi na sinasagot niya yun. Bakit umabot ka na page 53? Hindi niya masagot yun. Kinukrik natin. Na ito ang tama na print. Yung binabasa mo ay mali na pagka-print sa printing press. Ang galing yun. Paano siya nakuha ng copy? Paano niyan, saan nanggaling yung copy na yun? Yung maling print na yun?
Wala silang ibang ginagawa, bro, na lagi lang silang nagbabasa ng mga binaryo, pero hindi mag-pray. Naghanap ng butas. At yun din, alam mo, bro, bakit kayo nakakuha doon? Dahil yan po ang argumento ng mga iglesia ni Kristo. So, yung nauna sa kanya, okay. Yun na ang atake ng mga iglesia ni Kristo. Yun din ang ginagamit nila. Putol-putol. So, kita natin yung mga bulaang propeta. Hindi talaga isasabi yung totoo. At ang gagamitin ni Prince siya, defective pa. Paano yan? Tayo, kapag gagamit tayo ng reference siya, it should be standard. Tama. Para hindi babalik sa atin. At yung mga makikinig sa kanila, at palagi na lang, without critical thinking, maligaw talaga. At makuha talaga sa kanila ang mga false information, false knowledge. False knowledge is very dangerous than ignorance. Amen. Empads, ano naman tayo sa isa mong exorcism about deliverance, about yan sa ministry mo dyan sa Bohol. So, pwede mo ma-share sa atin mga ka-faith pads, sa tingin mo, ano ba yung reason at common bakit may mga demonic possession dumaraming case ngayon dito sa Pilipinas or mga na-handle mo? Unang-una, ang bago kong last week na mga pasyente. Mga false vision, bro. Mga false mga apparition. Mga false mystic na nasa loob ng simbahan. Mga false gifts. Katulad ng itong 70 years old, bro, from Cebu. Sabi niya sa akin, proud na proud siya, bro. Sabi niya, pati na yung asawa niya, proud na proud. 70 years old. Alam mo, Father, may gift ako. Anong gift mo? Nakakausap ko na si St. John. Hindi ko lang makakausap si St. John Evangelist, ha? Yung apostol? Oh, Father! At kumapasok niya sa akin, Father. At may message na po sa kanila na nandito. Kumapasok. At sabi naman ni kanyang asawa, totoo yan, Father. Instrumento siya. Listen dyan. Proud na proud pa. Sabi ko, naging medium itong asawa mo na. Ano ba yung medium? Possess. Walking possess. Possess? Oh, nasa liban. Hindi naman sasanib yung mga santo. Hindi naman sasanib yung mga anghel. Hindi naman sasanib si Kristo. Demonyo lang sasanib na eh. Sige, ako ang sa iyo, tatay, ha? Doon ka sa duration chapel. Ikaw ang unahin ko after confession. So, nung dinilibrans na natin, pinupost ko ito sa Facebook, bro, yung nag-i-English. if I will say that word, I will be no longer in him, Darwin. So, ano ba yung gusto ko na i-utter niya? Sabi ko, repeat after me. I love you, Jesus. Ang sagot niya, if I will say that word, Darwin, I will be no longer in him. Wow. Patay si St. John, hindi na makapronounce ng Jesus. And then, sabi na, at patuloy kami sa solemn exorcism, nag-react yung grabe yung reaction. Sabi ng demonyo sa katawan, wak, 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 wak. Alam mo ba yung wak, wak sa Bisaya? Yes. Parang mga umo, menanggal. Aswang. Aswang. Wak, 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 wak. Sabi ng asawa, uy, si Sinjan, wak, wak. Sabi na ganyan, so bakit ba yung husband ko naging wak-wak? Akala ko si Sinjan, na-deceive yung asawa ko. Sabi ng kanyang asawa. And then, yung holy exercise cross ko, pinahawakan ko ni Lolo. At ang nangyari, sabi niya,
remove that thing in my in his hand. In his hand. Dito. Remove that thing in his hand, Darwin, because you are ruining his body. Remove that thing, the cross. Nangri up. So, na-deceive, sabi ng asawa niya, na-deceive talaga. Sorry. So, ngayon, at mga Catholic groups po ito, ang sinasalihan nila, Brother Adrian. So, meron na sila mga vision, at gagawa na sila, inutusan na silang gagawa ng mga grupo, pag-mission, at ang nangyari, kapatid, it is a possession. And then, sabi ni Lolo, Father, kumaan yung ano ko ah? Kumaan yung pakiramdam ko. Before deliverance tatay, before exorcism, anong palagay mo? Mabigat. Ayan, ang gaan na Father, ang gaan na talaga. So, siniseries natin, bro. At meron ding isang grupo sa religious organization, bro. Meron silang ginagawa ng mga seminars. Uh-oh. And then, ask the gift of the Holy Spirit, ask the gift. Because the Holy Spirit will pour His gifts upon His people. And then, itong binatil yung lalaki, wow, like speaking in tongues. Wow, ang gift niya ay healing, Brother Adrian. Makapangyarihan niya yung kamay niya, Brother Adrian. Kapag ipanghipo niya sa, no, sa ulo, oh, babagsak sila. At parang ano yung power niya? Parang si San Goku. Ano sila? Parang nakita ko yan sa Jessica Soho, ha? Brother, pero katoliko ito, Brother Adrian. So, ang nangyari, Brother Adrian, so yung mga kasamahan nila, uy, si Brother, my gift. Sa lahat natin ditong nag-gagahatin, pag ano mo, Father, brother, nabagsak ko, nawala yung lahat ng karamdaman ko. So, sabi niya, wow, thank you, Holy Spirit. Natanggap yung gift of healing. Wow. So, ano mo yung ano mo, yung kamay mo sa akin. Parang ma-electrify. And then, ma-slain by the Spirit. Sabi niya, wow, hindi naman ako, I'm not worthy. Holy Spirit, banal na Espiritu, I'm not worthy talaga. Bakit pinakulo mo ito sa akin? And then, ang dami na niyang pinagaling, Brother Adrian. Every seminars nila, gathering, yung kamay niya, na maano, Brother Adrian, matumba. For 12 years, 10 or 12 years, Brother Adrian, yun ang kanyang gift of healing. Wow. Ito po ay, brother, hindi po ito protestante, ha? I'm referring Katoliko. Katoliko, hindi lang ko magpangalan. Charismatic yan, Pudge. Charismatic. Precisely. Ang nangyari, Brother Adrian, ito, pumunta sa akin. Hindi na niya naintindihan yung mabigat na yung kanyang kalooban, negative na kanyang thoughts. Bakit ba ito nangyari sa akin? Ang dami ko ng karamdaman. Pinagaling ko yung iba. Pero mati ako. Hindi ako. Gumaan yung ano. Bumibigat yung ano. So, lumapit sa atin, Brother Adrian. Nagbigay ko ng talk sa dito sa Cebu. Lumapit siya sa akin. Hindi siya makalapit sa akin, Brother Adrian. Dahil may yung dalawang paan niya, may ano, hihila. So, dahil doon, nanginig na siya. Hindi ko alam dahil malayo lang siya sa akin. Kapag, dahil ang design niya lalapit sa akin, yung paa niya may hihila. So, ang ginawa niya, lumuhod siya. Lord, help me. Bakit may hihila sa akin paa? At nung nakaluhod siya,
Milagro nang kalapit siya sa akin. Wow. Nandito ko lalapit siya, nung hindi pa siya nagdasal, kapag pupunta ako dito, lalayo siya. Bakit yung ba ako? Gusto kong lumapit, pero hinila ko palayo. Tulungan mo siya. Nagdasal, tulungan mo ako. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Active na active siya, bro. Yung religiosity niya, laging nagdadasal, at nasa nagsiserve yung simbahan, sa choir, sa halos lahat ng mga religious activity, bro, present siya. At dahil lang sa seminar na yon, nakatanggap siya ng gift. Akala niya gift talaga sa Diyos. Pero alam mo, Brother Adrian, ang daming demonyo sa kanyang katawan. Grabe. Nung in-exercise natin, Brother Adrian, kompleto yung pitong kasalanan, seven capital sins. At the seven capital sins, ay may demonyo sa likod doon, ni-recite niya lahat. Isa ay si Asmodeus. Wow. The demon of lust. Si Leviathan. Envy. Hindi ko nakamali. Leviathan sa envy. And then, tinanong ko siya, dahil, wild and wild, bro. Yung apat na mga lay minister, binuhat. singlaki ko lang. Sabi ng mga lay minister, pambihiyo ka itong demonyo ito. Ang laki ng mga lay minister. Sing height mo, bro. Mas malaki pa sa katawan mo. Mataba pa yung mga lay minister. Pero binuhat niya, ako ang Diyos Amahan. Yung papa niya ay membro pala sa kulto sa Diyos Amahan. Ah! May kulto eh. Sabi niya, ako ang Diyos Amahan. So, dami yung occult spirits niya at yung mga involvement niya sa mga false gift, nagkaisa. At dahil doon, na-possess siya. Grabe talaga ang yung demonyo. Piligro yung gift of healing. Ang healing, Brother Adrian, na kaloob ng Diyos ay ganito. Nung may paralitiko na lumapit ni Kristo, sabi niya, dalhin mo yung higaan. Pinagaling ka na sa pananampalataya. At, anak, huwag kang matakot. Pinatawad na ang lahat ng mga kasalanan mo. Amen. So, dito, Brother Adrian, hindi sapat yung physical healing. Baka matrap tayo sa healing-healing na yan. And then, we never promote the sacrament of healing. The forgiveness of sins. Amen. Kung ang healing mo, yung healing-healing mo ay parang superior na sa sacrament of healing, delikado po yun. Yung sacrament po ay instituted by Christ Himself. Kaya nga, sa panahon ni Padre Priyo, Padre Adrian, maraming pinagaling. Ang taas ng oras niya, ang nakaubos ng oras niya ay sacrament of healing. Ang daming mga milagro, di ba? Kung kami mga pari ay maglaan lang ng oras or confession, ang daming pagagalingin ng Diyos. Hindi lang pinagaling physically, pero ang pinaka-importante ni Brother Adrian ay hindi yung physical healing. Pagagalingin ka ng Diyos or hindi, ang importante sa lahat, pinatawad na ang ating kasalanan, anak. Huwag ka nang matakot. Pinatawad na ang lahat ng kasalanan mo. At Brother Adrian, ang pari lang na makapagtawad ng kasalanan sa lahat ng tao sa buong mundo, ang pari lang na makapagtawad ng kasalanan. Dahil delegated yan galing ni Kristo. It is a power delegation. Sabi niya sa John chapter 20 verse 23, sa unang mga pari, yung mga apostol, ang pinatawad ninyo, pinatawad ko na rin. Ang hindi niyo pinatawad, hindi ko rin pinatawad. So, yan ang nabigyan niya sa unang pari, yung mga apostol. Magtanong naman yung ating mga kapatid, saan mababasa sa Biblia na ang mga apostol ay mga pari? Meron ba? Meron.
Nandyan nun sa Hebrews chapter 3 verse 1. Si Kristo ang pangulong pari. Anong si Kristo, Brother Adrian? Pari. Pangulong pari. Mm. So yung mga apostol, mga pari din. Pangulong siya sa mga pari. Mahirap na chief of police at yung kanyang yung pangulo sa mga pulis at yung mga sinasakupan niya ay hindi pulis, barangay tano. Tama. So pangulong pari si Kristo, yung mga apostolis ay pari. Romans chapter 15 verse 16, kung hindi ko nagkamali, si Kristo, si Pablo sabi niya, I am serving the people of God as priest. As priest. As priest. Magandang balita, Biblia. So, dito, Brother Adrian, dapat dagdagan natin yung ating kaalaman sa spiritual phenomena. Kaya ang dami talaga mga false mystic, Brother Adrian, magpakita yung malabirin sa kanila at magbigay ng mensahe, gagawa ng mga imagen, delikado. No, let us promote, ngayon, Brother Adrian, let us promote the official apparition of Mama Mary. Dahil, bakit gagawa ng false apparition yung demonyo, Brother Adrian? Para hindi ma-promote yung official apparition ng mahal na ina. Okay? So, siguro di uwi natin mga kapatid na nakikinig ngayon. Dahil yung demonyo ay gagawa ng paraan. May isang babae, Brother Adrian, umupunta sa akin. Pati, si Mama Mary ay nagpakita sa akin. Banal na banal pa pumunta sa office, Brother Adrian. At ano naman sabi ni Mama Mary? Makinig ako. Dahil makinig ako. Sabi ni Mama Mary, Father, dahil lagi kami nag-uusap ni Mama Mary sa panaginip, sa papasok siya sa akin, Father. Nandito na naman. And then, nagpa-deliverance siya. Nung dinaliverance ko, Brother Adrian, sabi ni Mama Mary sa akin, nagsasalita na si Mama Mary sa kanyang katawan. Nung dinaliverance ko, sabi ni Mama Mary, Reverend Father Darwin Gituano, I am your mother. I am the Our Lady of... So, yan, pinangalan na niya yung title niya. I am your mother, Reverend Father. And you are my son. Listen to her. I am sending her to you to promote my message. Ay, tukatib na niya sa Mama Mary. Tukatib na. Yung sa Lady of Fatima ay mag-smile lang. Ang daming mensahe. Tukatib na tukatib si Mama Mary sa taong ito. Kung tukatib na yun si Mama Mary, ang daming salita. Daming salaysay. Hindi na yun si Mama Mary. Kasi si Mama Mary sa Biblia ay so, ang liit lang, yung Magnificat lang, yung Fiat lang ni Mama Mary. Tama. Yung sinabi niya sa kanyang anak, anong sa utos ng anak ko, sundin niyo. Ang liit lang ng mga sentence. Pero itong Mama Mary pumapasok sa babaeng ito, tukatib, madaldal. Ang daming mensahe. Listen. I am sending her to you to promote my message. The message of love, the message of forgiveness, the message of mercy, the message of reconciliation. And then sinusulim ko, Brother Adrian, exorcismus te, omnisimondi spiritus. Nagagalit yung espiritu, Darwin. Hindi ako takot sa iyo. Uy, bakit pa matatakot si Mama Mary sa akin? Ako! Ay, bigla lang sumigaw, Brother. Ako! Ang Reyna! Nagulat nga ako eh. Hindi ako natakot. Nagulat ako. Bigla lang sumigaw. Ako! Ako ang Reyna! Sa kabundukan! Meron siyang binigit ng pangalan sa isang lugar ng bulubundukan. Ako ang Reyna! Ako ang diwata! Reyna sa mga diwata doon! Grabe! Patay na. And then, pinakita ko
sa kanya ang buong pangyayari. At sabi ko sa kanya, ano masasabi mo dito? Father, nag-i-English ako? So, English ka. Grade 2 lang ako, Father. Ano ba yung, Father? Message of reconciliation? Ano ba yan? Ano bang kaunugan ng reconciliation, Father? Ikaw nang sabi niya. Sinagot ko siya. At dahil doon, okay po siya, hindi niya alam. So ngayon, Adrian, sa mga nakikinig natin, so mga tao, pinakitaan ng Birhen, pinakitaan ng mga santo, pinakitaan ng anghel, huwag kayong maniwala agad. It has listen first to the spiritual phenomena. Kasi ang dami na yung Birhen na umiiyak ng dugo. Delikado po yan. Yung mga visionary na bigla lang susulat ng kahit anong lingwahe. Delikado po yan. Huwag kayong ma-amaze agad. So, nagpapasalamat po tayo dahil dumami na po yung mga exorcist na kasamahan natin. Sila po yung expert sa spiritual phenomena. At ngayon po ay merong apparition din sa Birhen, maamis tayo. Dahil ang demonyo ay kaya niyang gagawa ng preternatural miracles. Then meron silang preternatural power. Not to save, but to deceive us. Not to save us, but to deceive us. So, yan mga kapatid, ang dami ko ng mga pasyente araw-araw. Ah, grabe, Brother Adrian, araw-araw. From Thursday to Sunday, puno-puno yung... So, ngayong makapahinga ako, Brother Adrian, then yung sunod... Pero hindi talaga totally makapahinga ng buong linggo dahil meron talk ako sa Cebu. Tatlong talks natin. Speaking engagement dito sa Cebu. Pero maklose yung office natin dalawang linggo. Kapahinga ako ng dalawang linggo sa office. Pero sa talk naman, hindi. May conference tayo 5 days dito. Kasi nila, doon na tayo sa bangit magpahinga. Marami bang kayo sa mga albularyo, ganyan, spiritista? Meron tayong magandang balita, Brother Adrian. Marami na mga albularyong nakikinig sa atin. So, unang-una, galit sa atin. Meron tayong bagong pasyente, Brother Adrian. Bago pinapost ko yan sa Facebook natin, pero hindi pinakita yung 30 seconds lang. Ang ating pakay, bakit nag-ano tayo ng mga 30 seconds na video para mapakita natin na para tayong mga ano ni Tomas eh, kung si is to believe. Ano nangyari last week, Brother Adrian? Dahil sa Holy Exercise Oil, yung galit na galit na albularyo sa akin, yung asawa niya ay laging nakasubaybay sa programa ko sa Facebook, sa YouTube channel, laging nakasubaybay. Share naman niya, send niya sa messenger sa asawa niya na albularyo. Nandito naman itong fanatic na asawa ko. Laging nakikinig ni Darwin. Galit na huwag ka na makinig ni Darwin. Marami siyang mga orasyon do, hindi siya makita, hindi siya matablan ng bala. Ang leader niya ay tinatawag na Haring Bakal. Hindi matabla ng bala. So, hindi siya matabla ng itak. So, kung magagalit siya sa iyo, Brother Adrian, pwede ka niya hamunin. Okay. Merong lubid. So, yung lubid ay i-ano sa iyo. Ang Tagalog ng paggapos. Ibangan. So, banganan ka, banganan sa ko, parang walang tatakbo. At bibigyan ka ng isang kutsilyo, ako din. Saksakay tayo. Magdinunggabay ta. Grabe. At hindi ka matabla ng ita. So, alkansi ka. Inahamon niya yung mga tao. Puno siya ng galit, puno siya ng pot, yung puso niya. At kumpiyansa sa sarili niya ay may kapangyarihan siya. Natotoo talaga. At yung Holy and Exercise Oil, Bro Adrian, ang dahilan bakit nag-surrender siya. So, pinunasan siya ng Holy and Exercise Oil sa likod, nag-react.
Inip. Pinainom siya na wala sa kanyang sarili. Binividyohan ng kanyang family member ang pangyayari. At nung pinakita niya, naging normal na siya. At sabi niya sa kanyang sarili, totoo talaga yung sinasabi ni Father Darwin. Ang kapangyarihan ko ay hindi galing sa Diyos. Galing sa demonyo. At nag-surrender sila. Buong pamilya, Brother Adrian. At while sila, Brother Adrian, yung lahat ng mga amulet niya sa kanyang altar, sabi niya sa kanyang sarili, convinced na ako, salamat ako kay Father Darwin dahil sa pamagitan ng programa, naliwanagan ako, attendance at sacramental sa tulungan ako. So lahat ng ito, na orasyon ko, amulet ko, sa altar, so kukunin na sana niya. Pagkuha niya, Brother Adrian, nawala siya sa kanyang sarili. Nakulap. Nahimatay. At dinala niya sa office, kinuhan lang yun lahat ng mga amulet sa pamilya nila, nagay ng sa lalagyan, at nag-travel sila from their house to our office. Nag-travel sila, sumuka ng grabe, ang daming tubig color yellow. Wow! Sabi ng pamilya nila, nag-English din. Security guard lang. Pero hindi siya nakatapos sa pag-aaral niya. Fluent na fluent sa English. Sabi niya, don't bring me to Darwin. Please, don't bring me to Darwin. Sabi ng mga anak, uy, English speaking na si Papa. Don't bring me to Darwin. Never, never. Nagsasalita ng iba't ibang kahit ano. And then, sumusuka siya ng daming tubig, color yellow. Sabi ng kanyang pamilya, ang daming tubig na sinusuka ni tatay. Ang liit lang ng iniinom niya. Ang kinukonsume niya ng tubig, maliit lang. Pero yung sinusuka niya, sobra. Ang dami. At nung immigrant, bro, nag-react talaga. Nawala siya ng lakas. Unti na siya mahulog sa upuan. So dahil doon, meron upcoming yung interview niya sa ni Brother Jando. Bago pa, last week kayo, nangyari. So, Brother Adrian, na-interview niyo na siya? Na-interview ni Brother Jando, pero paloko si Brother Jando na kailan niya yun ipalabas. Ah, okay. So okay na yung albularyo na yun. I mean, totally... Sabi niya, pero binibigyan pa natin siya ng isang buwan na pabalik-balik sa office or series of. Pero hindi na siya mag-react. Hindi katulad nung una na pag-react niya sa pag-inom niya ng huli and exercise oil at sa pag-unas ng huli and exercise oil sa likod niya. Wow! Grabe. So totally sinurrender niya na pagiging albularyo niya. Totally. And then, paano ito, Father, kung may lalapit sa akin? Yeah, so... Turuan mo sila. Palapitin. Turuan mo siya sa nalalaman mo. Then, ini-power kita to become a preacher now. We become a preacher. Simulatan natin yung katotohanan sa pananampalataya. Yes. Yan ang tunay na pagtulong. Salamat sa atin, naliwanagan po ako. Then ipagamit mo yung mga sacramentos. And then, guide them to the sacrament. Don't guide them to you. Guide them to the sacrament. Because the sacrament is instituted by Christ for us, to give grace. So, matanggap natin the fullness of God's grace, all priests are healers. All priests are healers. So, sana, yung mga religious organization natin, lead them to the sacrament. Don't lead them to your gift. To your gift, lead them to the sacrament, the source of grace, because by receiving the grace we can receive the seven gifts of the Holy Spirit. Amen. Tama. Yes. Matatanggap ka ng extraordinary gift, yung speaking in tongues, and then mainitin pa rin yung ulo mo. Yung speaking in tongues, nangyari yun sa Pentecost. Bakit? Present ang different nationalities.
Ngayon, puro tayo Pinoy, speaking in tongue pa tayo. Malinaw na yung mensahe ni Kristo sa kanyang catechism. Pero bakit hindi natin binabasa? Bakit hindi natin pinag-aralan? So dapat pag-aralan natin ang official teaching ng simbahan. And then let us promote the sacrament. Because the sacrament will lead us to the authentic gifts of the Holy Spirit. Fortitude, amen. Knowledge, wisdom. Pito yan. Gusto ko rin palang pasalamatan ang Merchiful Team sa patuloy nilang paggawa ng ating merch sa Adrian Milag TV merch, sa mga magaganda nating merch dyan. At kung interested kayo na makita yung mga merch na yan, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Okay, so thank you and God bless. May mga question kasi dito. Pakitanong po kay Father kung mortal sin ba ang pagluwa ng ostya na sinasaw-saw sa alak sa first communion nung bata ka pa? And then ano po dapat gawin iniluwa dahil po sa lasa ng alak po? Unang-una, mortal sin, hindi automatic mortal sin. Kahit yung pagpatay, hindi automatic mortal sin. Kailan ba may mortal sin? Tatlo. Full knowledge, full consent, grave act. Kung hindi full yung ano mo, knowledge mo, hindi mortal sin. Kahit grave act pa. Kailangan full. Simple lang yun. Tatlong kondisyon. So sa tanong mo, ikaw ang makasagot nun. Kung full yung knowledge mo, full yung consent mo, grave act, grave act naman yun. Ninuwa mo yung katawan ni Kristo, yung dugo ni Kristo, grave act yun. Ang tanong, full ba yung consent mo? Kung yes, full ba yung knowledge mo? Kung hindi yun mortal sin. Anong dapat gawin? Go to the confession, to the sacrament of confession. Pagsisihan mo yung kasalanan. Yan lang. Hindi automatic bro ha. Yung abortion, ito, hindi automatic. It depends on the subject, the doer of the action. Kung isang tao ay inosente, psychologically ill, nabuntis, pina-abort, hindi full knowledge yun. Sino nagpa-abort? Yung mga magulang? Then may ganito. So, grave act ba yung abortion? Grave act. Full ba yung knowledge? Hindi. May sakit sa utok. So, hindi automatic, Brother Adrian. Ang ating i-evaluate, hindi lang yung moral act. The person. The doer of the action. It depends to the person, Brother Adrian. Basta ma-qualify yung three condition, it's a mortal sin. Kung pare yun ng pare pananglitan. For example, ang nagkasala, grave act. Full yung consent niya. Full yung knowledge. Mortal sin. Ordinary yung laigo. Pero alam naman niya. Full yung knowledge niya. Full yung consent niya. Hindi tayo mag draw in conclusion, Brother Adrian. Depende yun sa doer of the action. Pagpatay, mortal sin ba yun? Hindi. Grave act. Ang pagpatay, grave act. Sino bang nakapatay? Yan. I-evaluate natin yung nakapatay. Uy, bata. 7 years old. Naglalaro pala yung kanyang ama na pulis. May baril. Naglilinis na kanyang baril. Iniwan. And then sinabihan niya, kinuha ng bata, papa, pan! Patay. So, full ba yung knowledge niya? Full ba yung consent niya? Hindi naman. Grave act. Malaki yung kasalanan. Grave nga eh. Pero hindi automatic mortal sin. Yan. So, ilig sabihin, Pads, hindi under venial siya or... Venial sin. So, pwede siya malis kahit hindi mag-confess, no? I mean, kahit umatin lang ng misa. Then, yeah. Basta, ano bro, absent, isa sa absent nila, it is not mortal, venial. So, maraming mga live-in ngayon, bro, akala nila, sa ating evaluation, mortal sin. Pero sa kanila,
Dahil iba-iba yung ano degree ng judgment ng Panginoon sa atin. It depends to our knowledge. Kung malaki yung alam mo, kaalaman mo, malaki din yung ano kung accountability natin, culpability okay. natin. Okay? Mm. It depends. Kaya nga sabi ni Cristo, huwag kang mag-judge sa kaibigan mo, sa kapitbahay natin, sa kapwa natin, di ba? Dahil it depends to the level of knowledge. So hindi automatic, Brother Adrian, na kahit grave act yan, i-evaluate pa natin sino moral person. Hindi natin ma-separate ang moral act sa kanyang moral person. Doon, magka-arrive na tayo sa wastong conclusion, moral conclusion. E paano si Pura Luca Vega? Una-una, it depends sa kanyang knowledge. Oh. Kung ang knowledge ni Pura, katulad natin, at din ang luka-luka patin tayo, it depends, bro. It depends on the level of his knowledge. Kasi sabi niya, katoliko daw siya, ganyan. Pero yun nga, mukhang katoliko. hindi malalim pagkakaintindi niya tungkol doon. No? Totoo. Ito pa, Pads, may tanong. Ang nais ko po tanong kay Father Darwin ay posible ba na may balik ang pagiging traditional Catholic natin from my personal viewpoint? Tila mas maraming nagaganap na desecration and sacrilege sa paglipas ng panahon sa loob ng Catholic Church after ng Vatican II. Tila naiwan na rin ang ilang tradisyon tulad ng pagdarasal ng St. Michael's Prayer, lead by a priest bago matapos ang misa, pati sana yung traditional Latin Mass ay may babasa pang dioceses at parishes. Nang sa gayon ay masaksihan ng mga mass attendees ang kasagraduhan ng isa pang mukha ng misa. Sana ganito po ang idagdag na promotion ng Catholic Faith Defender. Dahil para po sa akin, napakasagrado ng practices noong una kaysa sa modernang panahon ngayon sa loob ng Catholic Church na unti-unti na po talaga na-infiltrate ng kalaban. Ano masasabi mo dyan, Pads? Unang-una, no, pwede naman natin, no, maging solemn yung misa. At then bawat ano, bro, may pagkukulang talaga, walang perfect na strategiya, walang perfect na liturhiya. Dahil solemn nga ito, pero hindi naman maintindihan. Ito po ay hindi naman gaanong solemn, pero maintindihan. So, it depends diyan sa atin. No. Pero yung approve ng simbahan, kung gusto mo ng Latin, ng Misa, well and good. Pero hindi natin i-impose sa iba. Dahil daming protestante kung mag-focus lang tayo sa Latin. Dami nga ngayon, maintindihan na. Yung Novus Ordo, maintindihan na. Dumami pa rin yung protestante. Lalo babalik tayo, atras tayo. So, meron mga grupo na gusto sa Latin, well and good. Pero hindi natin i-impose na mas mabisa ito. Equal lang po yan. Equal lang po yan. Ang effectivity, ang productivity sa sacrament or sa Holy Mass is sa ating disposition. Hindi yan sa ano lang, sa liturhiya, sa ating disposition. Kung sa Novus Ordo, bago ka pupunta sa Misa, nag-prepare ka spiritually, Ang ganda. Tama. Dahil sa bawat isa yan eh, sa ating spiritual disposition, yun ang maging productive tayo. Ang dami namang naging santo sa traditional mass. Totoo yan. At marami din naging santo sa Novus Ordo. At hindi natin yan ibangga dahil puro yan liturhiya ng simbahan. Kung tutubo ka sa Latin Mass, well and good. Hindi mo yan impose sa iba. Yung iba hindi naman tutubo dyan. Correct. Pero tutubo siya sa Novus Ordo. So, let us not impose. Let us propose the teachings of the Church. Kung may tradition, kung may pagkukulang dito, i-catechize natin yung mga pari. I-catechize natin.
kahit yung mga ordinaryong membro ay makakatekize sa mga leader ng simbahan. Let us catechize each other. Sabi ni J-Boy, may authority po ba ang anak na mag-sprinkle ng holy water sa kanilang bahay kung ang ama hindi active sa simbahan? Pwede. Yung knowledge niya ay knowledge is power, di ba? Yung tatay niya, yun lang knowledge, wala yung power. Knowledge is power. So, dahil sa bautismo, nabautismuhan tayo. Yes. We receive the sacrament of confirmation. We receive not only knowledge, we receive the sacrament. And we are imparted the power of Jesus through the sacrament. Okay? And then the sacrament of confession. Pang-apat, Eucharist, the source of power, the source of all graces, the source of healing, the source of blessing. So kung alam natin, we can do deliverance to our house. We can do deliverance to our family members because of the sacrament. Because of the sacrament. Then renounce everything. May anak bro, pumunta dito, na biktima sa barang yung nanay niya, walang findings sa doktor. At dahil hindi ko makapunta sa kanila, sabi ko, go to your priest, tulungan kita. Padre, pupunta ka ba sa bahay namin? Hindi. Go to your priest. Luke chapter 17 verse 14, go to your priest, sabi ni Cristo. Then receive the sacrament of healing, confession, and anointing of the sick. And in the source of healing, the Eucharist. Yan ang hingin mo sa pari mo. And then, i-deliverance mo yung buong bahay mo. At yung bless ako ng sacramentals, lahat ng sacramentals mo yung bless ko. Ikaw mag-deliver sa bahay mo and receive the sacrament. Nabautismuhan ka ba? Kapirmahan ka ba? Yes, Father. And receive the sacrament. The Eucharist. Then deliverance mo yung bahay mo. Sino mag-deliverance, Father? Ikaw. Hindi ako pupunta sa inyo dahil malayo. Marami pa akong schedule dito sa parokya ko. Nakatanggap pa naman ang sacrament. Therefore, nakatanggap tayo ng kapangyarihan ng Kristo. Bakit exclusive lang sa akin yung sacrament? Inclusive yan. Lahat tayo. So, dinidiligence naman yung ano niya, bahay. Anak po yun. Dahil yung tatay walang knowledge. Kahit may sacrament, pero wala naman knowledge. So, dinidiligence niya yung nanay niya. Mahigit sa isang buwan, bro, hindi makalakad, walang ganang kumain. Sa araw ng Martes, dinilibras niya yung bahay at pati yung nanay niya. Sa araw ng Merkules, completely healed yung nanay niya. Buhay na buhay niya yung nanay niya hanggang ngayon. Wow. And then they are appreciating the sacrament. The sacrament. So if the people will leave the sacrament, a lot of healing, not only healing, baka matrap tayo sa healing, conversion. Conversion. At namangha sila dahil may insekto, ganito kalaki bro. Ganito kalaki. Ang dami. Kinukulik nila, kalahating sakong nakulik nila. Hindi nila alam anong klaseng insekto. Hindi nila alam pangalan ng insekto ito. Grabe. Lumabas lang sa kanilang loob ng kanilang bahay. Sa kanilang bahay lang. Saan ito galing? Wow. At hanggang yan, buhay pa yung nanay niya. At sabi niya, wow, kung malalaman lang ito ng mga tao, they will lead themselves to the sacrament. Not to their gifts, but to the sacrament. Grabe. The source of grace. Grace of healing, grace of consolation, grace of enlightenment. Brother Adrian. So, sa tanong, pwede ba? Sa karanasan ko, ang dami. Kung in-empower natin through knowledge and through the sacrament. Sabi ni Cristo, I have given you the authority. When? We receive that authority through the sacrament, Brother Adrian. Wala namang problem sa authority yung pads, I mean, sa retaliation. Unang-una, Brother Adrian, totoo naman na meron yan. Pero kung because of the retaliation, hindi na tayo makapag-pray, iba naman yun. Retaliate nga tayo kahit hindi tayo nag-pray of deliverance. Kung mag-pray of deliverance, sabi ni Cristo, nothing will harm you. Patuloy mo ang Luke chapter 10 verse 19 to 20. I have given you the authority to trample serpents. Oy, yung trample. Anong Tagalog ng trample? Napakan. Tapakan lang natin yung demonyo.
What a power. Hindi ka label yung demonyo sa atin, Brother Adrian. Tatapakan lang natin. What a power. So look at St. Michael, tinatapakan lang. Look at Mama Mary, tinatapakan lang yung bitin. And nothing will harm you. So when we receive the sacrament, paano yung mag-deliverance ka? Wala ka namang simba, wala ka namang confession. So let us prepare ourselves. And then the Lord will protect us. The Lord will protect us. The Lord will protect us. Amen. Ganda nun, Pads. Grabe. And sabi ni Ignacio, Father, hi, Brother Adrian. 40 years na albularyo yung father namin. Kapatid ko si Elizabeth, yung isang nag-comment din. Ask ko lang, matatanggal po bang generational curse pagkasal kami ng husband ko sa simbahan at nabinyagan ang aming mga anak? Nagsisimba at nagro-rosary po kami. Or kailangan po ba kami ng whole family ko, husband and children, magpa-deliverance? Salamat po ng madami. Yung dapat malapit sila sa pinakamalapit na team sa exorcist, pinakamalapit na exorcist. At sabi ni Maria, Father Darwin, ano po ba gagawin sa asawang ayaw magsimba? Inuuna po ang isang bagay kay sa Panginoon. May prayer pa na specific para dito? Una, sa ialay mo sa misa mo, pagtaas ng pare sa consecration. And then ikatikais mo. Bakit ba yung lack, yung ano nila, lack of knowledge? So ikatikais mo sa mga Eucharistic miracle, i-share mo sa kanya dahan-dahan. Eh, din man yan, para kang nagtanim ng liso, hindi naman tutubog yan, hindi naman mabubunga. So yung katipise mo ay malaki yan. Yung mga nanood natin ngayon, hindi yun tutubo agad. Dahan-dahan, no? Tutubo at bubunga sa huling mga araw. Sa ilang buwan pa. Yung ano natin, yung palay natin, tatlong apat na buwan. Para maka-harvest. So, ma-develop yung pasensya natin. And then, mag-aral ka sa mga Eucharistic miracle. Kapag ang mga tao ay ma-educate sa Eucharistic na nagwala, ma-amaze na. Araw-araw na yun sa samba. Ma-amaze na nila yung katawan ni Kristo. Amen. At si St. Monica nga, di ba ilang taon niya pinagdasal si St. Augustine? Ito. At merong talata sa Biblia, bro, kung ialay mo lang yung sarili mo, i-reward ng Diyos ang buong pamilya mo. Ang gusto lang niya is faithfulness. Nakalimutan ko sa Job yan. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko. Sa talata. If you remain faithful to me, I will reward your whole family in the end. Amen. Just be faithful. At sabi ni Emperor Pads, please ask Father Darwin about limbo. More explanation for followers. Thank you and God bless. Unang-una, meron mga theological matchologians na promote niyan, pero it is not officially taught by the church. Yung mga ang limbo, mga hindi nakakalam, ito yung mga unbaptized baby, di ba? Para ikabalik sa purgatorio sa mga bata na hindi nabunyagan. So honestly, hindi yan officially taught by the church. So meron lang mga theologian na mga influential na isa sa mga theological concept nila na merong limbo, merong lugar na hindi langit, hindi din purgatorio sa mga unborn babies. Pero mga theological opinions lang yan. Pero nung sinesearch ng buong Santa Iglesia ng commission sa Doctrine of Faith, wala talagang official na turo ang simbahan. Walang Santo Papa na nag-attest or council na nag-attest patungkol dyan or church fathers na. So it is not officially taught by the church. But it is merong mga theologians, mga sikat na possibly na meron. Pero hindi official teaching ng simbahan. So iba yung official teaching sa simbahan sa theological opinion. Tama. Parang si Pope Benedict, di ba? Gumawa siya ng libro na based daw yun sa kanyang
Reflection. Theology. Oh, reflection at magisterium. I mean, this book is not parang dogmatic statement. Yeah, oh. You are free to contradict. This is only my theological quest. Personal theological quest. You are free to contradict me. Meaning, no? It is a theological opinion. Very humble. It is not official. This na, kahit Papa, kahit yung Papa magsasalita, hindi automatic lahat ng sinabi ng Papa. Tama. Official teachings. May personal reflection. So, kahit ang Papa, sasabihin ng iba, oh, ito, okay ito. Dahil kampito sa amin. Hindi yan official. Personal opinion ng Papa. Meron siya mga personal reflection. Yun ang ano maganda. Isa sa mga ano ni Papa ano Benedicto, you are free to contradict me. This is only theological opinion, theological quest, personal search towards the absolute truth. Ganon. Amen. Very humble. Yes. Hello po, Brother Adrian. Pakitanong po kay Father Darwin, bakit hindi sinasabi ng mga kaparian na bawal mag-communion ang di pa nakapag-confess? At bakit hindi po ba alam ng lahat ng mga pari na bawal lumapit sa mga albularyo, mga hula, spiritista, etc.? So, una-una, tinuturo ng simbahan yan. Kahit hindi na sinasabi ng pari, tinuturo talaga ng simbahan. At salamat sa mga Catholic na YouTube channel natin na nakatikais din yung mga pare. Dahil minsan yung mga pare ay mga sermon nila ay opinion lang. So, haluan nyo ng doctrinal element. Para maging matatag yung mga, maganda yung pagtanong niya. So, inikayat natin yung mga pare na nandito, haluan natin ang doctrinal element yung homily natin. Yun lang personal opinion. Hindi naman tayo pastor. Mga motivational speaker. Hindi. It will lead us to doctrinal aspect para hindi malito yung mga tao at malinaw sa kanila yung aral ng simbahan. Ang totoo yun. Before we receive the body of Christ as received, kung meron tayong malaking kasalanan, mortal sin, go to confession immediately. Ikaw naman ang magka-decide na mortal ito o hindi. Dahil, yung tatlong qualification nandun yun, di ba? At hindi tayo maka-judge ni Adrian na using the three condition dahil siya ang maka-judge sa kanyang sarili, di ba? Yung knowledge mo. For example, Brother Adrian, nag-live-in ka. Example lang. And then, hindi full yung knowledge mo. Ang nag-educate sa'yo, yung family mo na walang kasa. Laging nagkasama. Wala naman, hindi naman kinatitikyan ng na-evangelize patungkol dyan. Oo. Well, yung mili namin ay puro lang mga reflection. Parang nawala yung mga doctrinal element ng homily namin. Parang mere theological reflection lahat. Hindi naman masama may reflection tayo, opinion tayo. Pero it should be guided and promoted the official teaching ng simbahan. Yun ang pinakamahalaga. Ang daming mga tao na hindi niya alam yung indulgence, yung seven capitals, hindi niya alam. So ngayon nag-click yung channel natin Brother Adrian dahil uhaw na uhaw ang mga tao sa katotohanan sa turo ng simbahan because the church, ikaw at ako Brother Adrian may opinion, but the church has no opinion, the church is truth. Pupunta tayo sa Sambuanga Brother Adrian, dami punong-puno yung ano covered court. Daming tao, 4,000, 5,000. Hindi ako sanay. Ang dami nito. Para ito sa panahon ni Kristo. So, yan, no? Kahit saan tayo pupunta, libo-libo yung mga taong uhaw na uhaw sa katotohanan. At dahil dito, maraming bumabalik. Yumakap uli. At pinaka-importante is conversion.
Amen. Maybe last na to, Pads. Ano po ang stand ng Catholic Church sa apparition ng Our Lady of Lindogon or Simala sa Cebu? And what can you say about sa nangyaring possession ng exorcism deliverance dun sa public during a mass at saka yung mga tao na nag-lay hands sa possess? Okay lang po ba ito? Thank you po. Sana masagot. Wala pang official na statement. Maghintay lang tayo sa official na statement ng ating nating mahal na obispo. So either divine or demonic. Hindi ko lang pagunahan yung arsobispo. Dapat ma-investigate dahil private operation po yan. Pero ongoing ba ang investigation dyan, Pads? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. At sana ma-investigahan para ma-promote natin talaga yung Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes. Hindi yun. May mga apparition dun sa diocese namin. May pari. Sabi ng pari. Oh, bakit ba may tadtaran? Alam mo ba yung tadtaran, bro? Yung hiwaan natin ng na isda. Ah, okay. Tadtaran yun. Sabi saya, tadtaran. Tadtaran, o. Parang sangkalan. Kahoy. Kahoy. And sabi ng pare, magmisa tayo? So, Father, bakit may tadtaran sa lamisa? So, may mukha ni Mary dyan, Father? Tingnan mo, Father. Oh, may mukha talaga, oh. Ano naman ang pangalan ng birhen na ito? Birhen sa tadtaran? Meron naman pong birhen na napurma dun sa pagatpatan sa isa's mga bayan dun sa sa Bohol. Sabi naman ng mga tao, sabi ng pagatpatan, napurma yung may pagatpatan dito, Father, napurma yung birhen na birhen. Ano nang tawad ang birhen na yan? Birhen sa pagatpatan. Ang daming mga apparition na ginagawa na seemingly apparition. Umiiyak yung birhen. So, as exorcist, ang ipromote natin yung official na apparition ng mahal na birhen para hindi tayo ma-deceive ng ating kaaway. So, maghintay lang tayo, Brother Adrian, kung merong investigation sana. Kung wala pa, marami namang mga exorcist dyan at ma-consult yung mga exorcist. Nandiyan si Monsignor Quintanar sa Cebu. Yeah. Actually, nakapunta ako dyan sa simbahan yun at napakalaki niya. Pero, officially recognized naman siya ng Catholic Church, di ba? Ang devotion sa birhen ang officially recognized. But yung apparition, wala. Walang official na apparition na Our Lady of Simala. Pero yung simbahan ay under the diocese. Under the, hindi ko alam talaga kung under talaga ng diocese, yeah. Archdiocese. Pero ko alam kung pagmamay-ari ba ng diocese. Yun nga. Delikado niya nang hindi niyan pamamay-ari ng diocese or lead by some visionary, hindi ko alam. So either divine or demonic, either or. So, maghintay lang tayo sa kung meron mang investigation. Hindi ko unahan ang archdiocese natin. Then may mga obispo naman. There's Bishop Palma nandoon. So, anyway, place naman na yung demonyo ay atake naman natin. So, pumupunta yung yung mga na-possess doon. Yung isa sa mga natin. Pumupunta sa office natin. Hindi naman siya nag-react dahil hindi naman siya ang unang nag-react. Kung merong dalawa or tatlong mag-react, bro, yung una na na-possess ang dapat na deliverance. Hindi yung dalawa. At yung una hindi pa nakapunta. Pero may plano sila na pupunta, makapunta dun sa office natin. Pero sabi ko, wala na kayo pumunta dito. May exorcist naman sa Cebu. Doon na kayo kay Monsignor Quintanar at sa team niya. Para makasave naman kayo. Amen. Amen. Baka meron kaming gustong i-promote sa ating mga viewers na nanonood at nagsusubaybay sa ngayong araw na ito.
Patuloy kayo na magsubaybay sa mga Catholic YouTube channel para kahit ang nalaba kayo, nakikinig kayo, no? Masaya nga akong makikinig sa mga supporters at followers natin dahil Fatem, nanggalab ako, nakikinig, nagdadrive, nakikinig, mga pare, nakikinig din. Ang dami na. Nag-feedback pa din, nagsusunod ako, nagkikwalang naman din ako. Yung punto por punto, yung kilala ka nila, Brother Adrian. Ang dami ko na doon ko kita nakilala pala nung ina-interview ka kay Brother Adrian. So, salamat sa Diyos. No? Patuloy po kayo dahil sa pamagitan ng pakikinig, doon madagdagan yung kaalaman natin. Hindi lang sapat ang pakikinig. Niniisiwalat, kundi isiwalat din natin yung ating nalalaman at sa buhay natin. Ng buong buo yung ating na pag-aralan dito sa ating diskusyon ngayon. At salamat, Brother Adrian. Congratulations sa YouTube channel mo. Thank you. Congrats ng din. Mga na-interview mo. Gifted talaga itong taong ito. Kahit yung mga sikat na exorcist. Yung mga idol ko, na-interview na. ang ganda. So, dahil sa YouTube channel mo, marami tayong naabot at buong mundo na very inspiring talaga. Patuloy, Brother Adrian, at gabayan ka sa Manday na sa ating Diyos na may kapal at sa lahat ng mga banal sa langit na at yung buong pamilya mo ay mabless na yan. Now, the fullness of God's graces, the fullness of God's blessing, the fullness of God's protection will be upon you. Amen. At sa mga lahat na nakikinig ngayon, tataba yung puso ko dahil, Father, nagsasamban ako. Yun talaga, mga lalaki. Ako po ay matouch at mamove, Brother Adrian. Kung merong lalaki na sasamba, at nung pisal at niluhod sa ko. Grabe, pasalamat ko sa Diyos. Itong tao ito, lagi lang sa sugalan. Pero nandito na sa kumpisalan. mamove talaga ako. Nung isang araw, may nakasakay sa motor, lalaki. At may sumasakay din sa likod niya. At galing ako sa misa. Sa pagpasok ko sa kumbento, sabi niya, Father, so, bro, anong maipaglingkod ko sa'yo? Nag-chat ako sa'yo, hindi ka nag-reply. Hindi ko na kaya mabasa lahat. Ang dami na nag-message. Grabe. Hindi ka na ako nag-message sa'yo, Father. Hindi ka nag-reply. Pero kaya ano ko? sabi ko, ano ba yung message mo? Sa Father, matagal na akong hindi nakapag-umpisan. Lagi akong nag-aabang sa'yo. Hindi kita mahuli dahil ang daming lumapit sa'yo after sa misa. Anong gusto mo? Gusto ko mag-umpisan, Father. Doon siya sa motor niyan. Papasok na ako sa kumbento. Doon kami sa gate, sa labas. Malapit sa kalsada. Sabi ko, sige, handa ka na ba? Atagal na. Handa na ako. Nag-prepare na ako for confession, Father. Sige. Pababain mo yung kasama mo. Sa ano pa na? Anong gagawin natin? Umpisal ka na dito. Sabi ko, dito, nasa daan tayo. So we can celebrate the mercy of God everywhere. Yan yung defanda. Umiyak. Ikaw, sabi ko, wow. Lalaki, iyak. Mabadil, mapapatawa ng papa ako. Ilang taon, mga 15 years na siguro, hindi siya nag-umpisa. Dati, nang patanggal po ba, mapapatawan po ba ako sa lahat ng kabalas lugar ko? Sabi ko sa kanya, walang kasalanan na hindi mapapatawan kung merong tunay na pagsisisi. Amen. And then,
Huwag kang matakot, pinatawad yun na ng Diyos. Bow down your head, I will give you the absolution. At nakita kami, nakakita kami ulit. Sabi niya sa akin, Father, lagi na akong nagsasamba every Sunday. So dahil yan, nakikinig din siya sa pagtupor-pagtupor. So yan po ang nagbigay sa akin na inspirasyon at patuloy na kahit araw-araw kung hindi napagod yung katawan ko, sasalita lang ko kahit ano dun sa ano, sa Facebook, mga conversion story at sa doctrinal element ng ating pananampalatayang katawan. Rest assured, Pads, na patuloy ka namin ipagdadasal sa ginagawa mo dyan sa ministry at sa bokasyon mo bilang isang pare. Na hindi ko ma-imagine paano yung sakripisyong ginagawa mo araw-araw para lang ibigay ang sacrament sa mga uwaw na uwaw at sa salita ng Diyos, Pad. So, we will continue to pray for you. Kailangan ko po yan, Brother Aldean. Hindi pa yan sapat. Ang yung consolation natin, yung sakripisyo ni Kristo. hindi pa sapat. Kahit buong buhay natin, hindi pa sapat. Pero as long as we do our best, God will do the rest. Yes. Amen? Amen. Ayun, Padre. Pumunta sa ano mo, in Jessica. Yes. Ang dalawang baby mo. Arian, o Ivan. Arian, as ulitaw mo. Binata na bata. We're looking forward na makita ka ulit at na makadaupang palad. Pasyal kayo ulit sa Bohol. Yes. And Pads, pwede bang humingi kami ng closing prayer and a blessing para sa ating mga viewers na nagsusubaybay ngayon? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, thank you for everything. Thank you for the graces. Thank you for the gift of life. Thank you for those people who are your instruments in propagating the truth of the faith. And continue to inspire us in sharing the truth that we learn from your church. And bestow upon us the power of your presence, the power of your spirit, so that we can persevere until the end. As we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Lord be with you. And with your spirit. Almighty God bless you. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Fight you, Maria. Have safety. The humble heart. Thank you, Paj. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspired dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang mga natutunan mo habang pinapanood mo to. Make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So, para maging isang online missionary ka, mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.